ninyo na bakit parang hindi yata fair kapag yung bumaharap ang ating katulisan sa mga leftists, ano, sa mga sinasabi po natin na yung mga laging nasa kalsada, opo, na nakakapagbigay ng minsan ng kaguluhan, opo, humaharap yung ating katulisan na naka-helmet at meron lang panangga. At yun naman po ay parang handang-handa na sila sa konfrontasyon. Pero doon daw po sa inyo na sinasabi po ng ating mga bayaning pulis na hindi naman sila gagawa ng anumang hakbang para masaktan kayo, pero bakit sila naka-full battle gear? Ito po ba yung posisyon ninyo? Bakit sila naka-full battle gear, hindi sila naka-normal lang? Pag umaharap sila doon sa mga leftist na alam naman natin nagkakaroon ng konfrontasyon, helmet at panangga lang, pero sa inyo, may helicopter pa. Ganun po ba? Kailangan po, ma-resolve po natin eh. Kailangan magkaroon po tayo ng solusyon, ano, sa problema ito. Sa inyo pong ano. Ano po ang kahilingan po ninyo? Pastor Chair, wala akong interest dito. Hindi ko na makilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng polis na hanapin siya. Nakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yun sa amount. Pagpalagi natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until he is proven guilty. Harapin na lang niya ito, no? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nakakagulo-gulo? Kasi ayaw niya sumuko eh. Doon, sir. Bakit ba parang nananakot po kayo, sir? Bakit po matataas yung kalibang baril at kinutuko? Tupo po sa amin, you disturb our prayer time, 4 a.m. po doon, sir. Bakit po? For the previous, how many times? 4 times po, nag-serve po kayo ng warrant doon. Senate, Congress, CID, G20. Maalos po, sir. Very peaceful po kasi we are law-abiding. Papasukin talaga kayo. There's no way po, nahaharam po kami. Tumarang lang po kami, sir. Kasi inunahan po kami, sumampak po kaagad sila. Binasa, giniba yung gate sa Glory Mountain po, sir. Doon po sa compound namin, sir. Kung di po namin naabutan, sir, sira din pong gate namin kasi tinalian na po nila ng kanila pong malaking truck. Hihilain po, napursahan po. And we always reiterate, sir, may lawyer po kami. Pwede pong mahintay. Parang wala po silang narinig po, sir. Kaya nagtaktika po kami. Ano ba to? Ready to kill na po ba kayo? Alam naman niyo, wala kami armas. Sinurrender na po. Di ba po, sir? Ang tanong po, sir, Region 10, 11, 12, and 13, sino po yung atas na command po sa kanilang lahat po, sir? Kasi, simultaneous po eh. Hindi po kanya-kanya po yan. May nag-dicta po dyan na ito po yung gagawin lahat. Bakit po naka-full battle gear po, sir? May mga sniper pa. May chopper pa po, sir. At ikot-ikot po, sir. So, nagtanong po namin, is that the way you conduct your police operation po? Ganun lang po, sir. Kaya po, excessive force po, sir. Excessive, that you just will not lie. Sobra po, excessive pangaras, pang-intimidate po. And remember po, mga sir, hindi po yung parang simbahan. Eskwelahan po din yan. Nag-graduation po, na-cancel po, sir. Kung nakataan, and take note po, sir, yung eskwelan po dyan, majority of the students and the parents were not kingdom members. Hindi po taga-kingdom. Pero yun po nagre-reklamo, sir. Sila po ang nagre-reklamo. Bakit ganito? Bakit mo? It's like police brutality po, sir. Excessive show force, that is purely abuse of power and abuse of authority po, sir. Kailangan po may managot po dito. Kung hindi mo po ang grand commanders, napag-utusan doon sila, sino po? Yun po, yun ano. Ibig niyo pong sabihin, sir, Tarlo po, Carlo Katiil, naramdaman niyo po na in danger kayo nung oras na yun? Yes po, sir. Sobrang in danger po. Sabi po nila, sir, pinumbahan doon namin ng water car, tanong, water shower lang po yun, sir. Kami po yung namasa. Not to be that nice. Bakit po kayo sasampan niyo, sir? Bakit magbibigyan niyo po yung gate? Kanina po nakikiusap. Mga bilang po ba kayo? Hindi po po nyo alam ang pakiusap na hintayin nyo yung lawyer. Kasi papasukin naman kayo. We want it organized po, sir. Every building, every kahit kisame, kahit po akit ng kandero, buksan kahit yung refrigerator ito, binuksan po. Lahat po, yung problema. Wala po kami tinatago po doon. And kung malakas yung intelligence, kamit yung intelligence po, sir, ilang beses na po kayo pabalik-balik. Wala po silang nakita po doon, sir. Bakit po? May failure proof of intelligence? We commend po the NBI. Sabi pa nga lang, nasuhulan ng NBI, pero the NBI can speak for themselves po. Bakit po orderly po? Ano po naman ang tagumuro, sir? Hindi po kami mga basagulero. Hindi rin po kami mga panganto, sir. Nakayon po kami kung nagsinabi po yun. I-search namin ito. Carlo, yes, po. Relax lang po. Okay. Yes, po, sir. Para hindi po tayo mga... Kasi, sir, pag nag-agutan talaga totohanan, kaya kulang iskip, sir, tuloy-tuloy po ito, sir. Kasi totoo po nangyari ito sa amin, sir. We were there June 10 po, sir. Hanggang nga hindi po naghilog ang sugat, lalo na po sa mga kabataan ko, may mga anak po kayo, sir. That trauma! Dato mo na idinulot po na hanggang ngayon po, sir. Paano po namin gamitin yan? Yung dalawang pong katutubo na namatay po sa kitmog, sir. Ano na po yun? Ito witness po, sir. Nandamin sa si
Brother John Cardona po, asawa po nandito po, sir. Apo, sir Carlo. Salitain po natin, sir. Apo, apo, sir Carlo. Mamaya po, ano? Yes po. Punta po tayo sa kanya. Doon muna po tayo sa, apo, ano, sa kingdom. Apo. Doon po sa main. Okay. First time namin nakita yun, sir. Okay. At then, yun na po yung uniform na. Mahabang baril. Nag-checkpoint po dyan, sir. Every kingdom po, napalibutan na po kami yan, sir. Nag-jogging. Nandiyan naman si Gerald Torre din po. Nag-jogging din po dito. Sama po nila po, sir. If may I add po, sir. Hallelujah to the Lamb. Very obvious talaga, sir. Ang higipit at pangaharas po ang ginagawa po nila, sir. Kung legal po yan lahat, sir. May dokumento, court order. Ano pong gustong i-search na. Then you can search it. Pero huwag niyo po kami harasin po, sir. Huwag niyo rin po kami harasin. Kasi po, hindi po kami titignit po, sir, sa mga injustices na ginagawa po ninyo sa amin. If it is legal, we're not questioning. Trabaho niyo po, go ahead. Pailagay po natin sa tama po, sir. Huwag po tayong mag-shirt po, sir. Kasi hindi po talaga kami titignit sa lapo ng mga injustices po ninyo. Tatayuan na tatayuan po namin. Kasi didirect po namin yan po, sir. Maraming salamat. Sir Carlo, ano pong sa palagay niyo no, ang dapat na gawin po ng ating mga bayaning pulis para hindi po kayo nakakaramdam na kayo po ay in danger? Ano po ang palagay po ninyo, advice po ninyo, ang healing din po ninyo sa kanila? Sir, alam po nilang dapat nilang gawin kasi pabalik-balik na po sila doon, sir. Ano po nilang gagawin nila, sir? Ano po, mag-serve ng search warrant o para sa arrest po, sir? Po, nakatanggap po ako ng isang mensahe sa inyong member, isang member po ninyo na bakit parang hindi yata fair kapag yung umaharap ang ating kapulisan sa mga leftists, ano, sa mga sinasabi po natin na yung mga laging nasa kalsada, opo, na nakakapagbigay ng minsan ng kaguluhan, opo, humaharap yung ating kapulisan na naka-helmet at meron lang panangga. At yun naman po ay parang handang-handa na sila sa konfrontasyon. Pero doon daw po sa inyo na sinasabi po ng ating mga bayaning pulis na hindi naman sila gagawa ng anumang hakbang para masaktan kayo, pero bakit sila naka-full battle gear? Ito po ba yung posisyon ninyo? Bakit sila naka-full battle gear, hindi sila naka-normal lang? Pag umaharap sila doon sa mga leftist na alam naman natin nagkakaroon ng konfrontasyon, helmet at panangga lang, pero sa inyo may helicopter. Pag ganun po ba, kailangan po ma-resolve po natin eh. Kailangan magkaroon po tayo ng solusyon ano, sa problema ito. Sa inyo pong ano. Ano po ang kahilingan po ninyo? Opo. Sir Chair, permission to talk. Maraming salamat po sa pagkakataon uli makapagpaliwanag. Yung tanong po nyo na yung sa pag-attack nila, kasi kung mag-warrant of arrest, bakit madaling araw? Ganun ba? Tama ba yon? Alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw? Sabay-sabay sa apat na compound? At kung warrant, 'di ba dapat may talagang sino ba ang hahanapin nila doon sa particular na lugar? Kasi sabi nila marami naman yung kasama ni Pastor. Ang tanong namin, sino? Tapos bakit hindi nila hinintay yung lawyers? Hindi naman nila binigyan. Sasampa ka agad. Nakita niyo naman kung gaano kadami. Bakit ako mismo first time in my life na nakakita ako ng staff na ang lalakihin talaga ng kanilang mga baril. Akala ko talagang hindi ako makagat over senator kasi hindi talaga kami sanay na ganun na ba talagang, bakit umabot sa ganun? Ano ba? Ilang beses na kasi sila nag-search. Tapos ha, warrant of arrest ang dala. Sa Kitbog, wala pong warrant of arrest. Picture lang. Pinakita lang kung kilala nila. Tapos, ginising na madaling araw. Yun, sinabi ni Carlo, hindi talaga. So, sa Kingdom of Jesus Christ, okay, unahin natin sa Central Headquarters. I was also there, as well as Carlo. So, ma'am, sinasabi niyo po, ma'am, na hindi nasunod ang tamang hindi proseso. Hindi po talaga nasunod. Kung nakita niyo sa video, ewan ko kung bahintulutan niyo muling ipalabas yung video kasi nandito yung mga ground commanders. Baka meron din po silang masasabi sa ginawa nilang paglusob. If you would allow us na para at least makita nila na ganun, kung papayagan po muli na ipakita po natin ano po talaga yung nangyari. Unahin natin yung may namatay. Gusto kong sa Kitbog. Romaldo, kina Romaldo. Inom ka muna ng tubig. Once again, Your Honor, good noon po. Mamaya na. May pinapakita lang, sandali. Sige, continue. This police operation was carried out with strict adherence to the PNP operational procedures. Our guiding principle was to uphold human rights while executing our duties with the highest standards of professionalism and respect of the law.
Sige, ikaw mo muna, ipa-buffering mo muna ng husto para tuloy-tuloy natin panoorin mamaya. Di siya masiguro ito sa pinalabas natin last time? O iba na yan? Colonel Romualdo, please brief us. You're the ground commander. I'm your commander, Your Honor. So I'm going to talk to the ground commander. Ground commander, sir. Colonel Santiago, sir, by virtue of my position as the DRDO, automatically I'm the ground commander, sir. Of what particular ground? Si Chukitbog, sir, sa... Yes, sir. Yes, sir. So, nandito ka mismo? Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Please narrate to us what happened. Mayroon ka presentation? Wala, sir. Pero may mga documents kami, sir, nadala dito. Yung sinabi, sir, nila, sir, na may mga physical abuses, may mga violations, sir. Kung meron silang sinasabi, sir, meron din kaming photos and video clips to prove our... claims and to contradict their allegations, sir. Sige, go ahead. Sa actual operation, sir, nandun po mismo yung mayor ng, yung former mayor na father ng incumbent mayor ngayon, sir, na Abogada, sir, yung barangay captain. Nandun po, sir, we took turns in seeing to it that there would be no abuses in the conduct of service of warrant of arrest, sir. Ang mga tao natin, sir, doon, sir, equipped with body-worn camera. Isa, sir, yung for recording purposes. Isa, sir, yung real-time nakakapag-transmit sa aming ACP, sir. Sa aming ACP, sir, nandun po mismo yung mayor ng Malungon, yung dating mayor na father ng incumbent mayor ngayon, si Barangay Kapitan na nandito po ngayon, nandun din. Kasama po yung aming former regional director na retired Brigadier General Placer, sir. Nandun po kami lahat, sir. Nagpapalitan po kami sa pagpunta doon sa lugar. Yung mayor, dati pong mayor, na father ng incumbent mayor ngayon, na lawyer, sir, yung barangay captain, at saka yung aking former regional director, at saka ako po as ground commander. Nandun po kami mismo sa lugar, sir. How big was your contingent? 700 hectares, sir, ang lugar, sir, na covered ng operations namin. 300 lang po yung pulis na ginamit namin. 300 lang? 300 lang? Yes, sir, 300 lang po, sir. What is substantial and reasonable number of personnel? 300 lang? Yes, sir, 300 lang po. 300 lang? Opo, sir. What is reasonable and substantial number of personnel to be deployed? What is substantial and reasonable for us may be excessive to them, sir. Pero hindi naman, sir, sila ang magsasabi na excessive yung number. At hindi rin po kami, sir, ang magsasabi. Yun namang sinasabi nila, sir, na excessive number. Yung excessive number naman, sir, hindi naman po siya synonymous sa word na excessive force, eh. Kasi 300 nga lang po yung ginamit namin sa 700 hectares na covered po nung area of operations namin, sir. 300 lang po ginamit namin, sir. 300? Opo, sir, opo. You're raising your hand, Yes, sir. The problem with the declarations of Police Colonel Santiago is that it actually confirms our suspicion, Your Honor, that really the search in Kitbog was not attended by probable cause. Note that the warrant of arrest in this case, Your Honor, provided for a specific address, KOJC Central, Buhangin, Davao City. Now, in order for the police to have probable cause to search in Kitbog with 300 policemen, there must be belief, Your Honor, reasonable ground to believe that Pastor Apollo Sikibuloy or any of the accused is there. Because that is the first requirement under Rule 113, Section 11. The problem is that with that also likewise, Your Honor, that many houses were entered. And Pastor Apollo Sikibuloy and the four other accused could not have been in those 20, more than 20 plus houses that were entered owned by the IPs po. Yun po ang problema po dun. Kaya nga, ang requirement po sa PNP operational guidelines, kung papasok ka po ng bahay, kailangan po kunin mo yung consent po ng may-ari. Hindi po nangyari po dito, eh. Bigla na tinadyakan yung mga doors po nila at nakakatakot, alas 4 ng umaga, 4:30 in the morning. Kaya nga medyo may na matay talaga the next day dahil sa takot. Kasi yung requirements under Rule 113 hindi talaga nasunod. Bago ka nga i-announce mo muna yung second requirement, i-announce mo muna yung purpose mo. Bakit ka kailangan pumasok? Pangatlo, maghingi ka ng permiso na papasok kasi ang warrant of arrest hindi po things ang hinahanap, eh. Tao po. Oo. Pwede ka lang na pumasok sa isang struktura kung nagpaalam ka na doon sa may-ari. Lahat po dito, nandun yan sa kanilang PNP operational guidelines. Hindi po nasunod. Ano thank po? You. Thank you, Attorney Torreon. Please, continue. I disagree with the statements of the good lawyer of the OGC, sir. The consent was asked by the officer enforcing the warrant. It was freely and voluntarily given by them. We have photos, we have video clips, complete with transcript of conversation. Yes, PowerPoint para pinakita mo dito. We were graciously and cordially received by the by the members of the community. In fact, sir, nung umalis po kami, sinong pinakiusapan ninyo na papasok kayo doon? Sino nagpa kanino kayo nagpaalam?
na kasama po, nagpaalam din po kami sa before the actual operation sir, sa local officials sir, kasama po ang mayor, yung former mayor. Yung bawat bahay na pinasok ninyo, nagpaalam kayo sa occupants? Doon sa occupants sir, nagpaalam po kami sir. Hindi po kami pumapasok sir nang hindi po kami pinapayagan nung occupants. Kasi may, so walang nangyaring tadyakan sa pagkawan? Wala po sir, wala po sir. Sure ka? Yes sir, kasama po ang battalion commander sir sa operation sir. May mga cameras po kami, may mga drone din po kami during the actual operation. Recorded po lahat ng ginawa namin sir. We follow to the letters the District Observance of the Rules of Operational Procedure ng PNP tsaka Cell Support, sir. Okay, are you aware na the following day may namatay, dalawang tao? Yun pong sinasabi nyo, sir, na may namatay. Yung isa po doon, sir, bedridden at may sakit po, sir. Yun pong nagpa-interview, sir, sa KOJC na nung araw na di umano, may mga harassment, may mga tadyakan. Mayroon din po kaming interview sa kanya during the actual implementation of the warrant of arrest, sir, na nagbigay po siya ng paintulot na nakipagkwentuhan pa lang, sir. Hindi ko lang po maintindihan kasi Ilocano po. Makuha yan? Ma-play mo yan? Yes sir. I-play mo nga yung sa'yo na lang. Yung sa'yo na lang, yung sa'yo na lang. That's why you are conducting a hearing to have your side. So dapat ready kayo nag I-viber lang po sa nung tao namin sa iyon yung conversation na may transcript. Habang nag- Mayroong kang kwan? Sinong particular na personnel pumasok doon sa bahay nung may namatay? Mayroon po kaming listahan, sir. Mayroon po kaming listahan, sir. Dala-dala mo yung tao? Na yung pangalan doon? Lang po, sir. Ha? Yung pangalan lang po pangalan ng tao lang. Pwede namin maibigay, sir. At maidagdag ko na lang, sir. Habang hinihintay po natin yung video clip, sir. Nagpalit-palitan po kami, sir, ng local officials. Si mayor, yung former mayor. Kaibigan niyo po yung mayor doon. Alam ko, sir, kasi nung anniversary ko lala, nung nagpunta po kayo doon, nandun din po ako, sir. Nagpapalit-palitan po kami, sir. Wala pong kasama po yung provincial director. Sinong mayor yan? Mayor? Si mayor, yung babae, sir. Si, Okay, bigyan ko yun. Yes, sir. Andali, sir. Mayor ng Malungon. Opo, sir. Andali, sir. Andali, sir. Andali po. Si Mayor Maria Teresa Constantino, sir. Oo, kilala ko yun. Kasama po siya, sir. Tatay niya, kasama rin. Sir? Tatay niya, na former mayor. Opo, sir. Nandun din po. Sa ACP, sir. Nagpalit-palitan po kami sa nila PD para ma-insure po na walang mangyayaring abuses or human rights violation. Palit. Nung pag-alis namin, sir, ng 10 o'clock, ang pang-finale, sir, kami dalawa na ni RD plus MS, sir, yung retired na RD namin, nakausap namin, sir, si Mrs. Dumpit, yung pinaka-leader nila doon, in-entertain kami. Nagpasalamat, sir, na walang naging problema. Inaalok pa nga nila kami ng pagkain. Pati yung mga pulis namin, sir, naalok ng pagkain. Kaya lang, bilin po kasi namin, sir, na wag magtatanggap ng kahit anong mga alok na pagkain. Nakausap ko sa si Mrs. Dumpit kasi sir yung apelyido niya medyo familiar sa pag sinabi kasing Dumpit sa from the north eh. Kaya inilokano ko sir, nagkaintindihan konti, wala po yung asawa niya. Nagpaalam po kami ng maayos at sinabi po niya sir na sir kasi magiging tourist destination ito balang araw kasi napakaraming magagandang mga bulaklak at pananim. Eh kung pwede sana sir pag dumating sa punto na ganun eh makapaglagay kayo ng outpost ng PNP dito. Kaya sinabihan ko sa yung provincial director, pag-aralan kung paano makapaglagay ng outpost ng PMFC doon sir, sa Sitio Kitbog. Hindi mo sinabi na, hindi magkabot ka dito ma'am, taga Region 10 ka ba? 12 po sir, sako po namin. Ah, sa inyo pala. Opo sir, opo. Okay. Yes. Sa inyo pala, yes. Region 12. Yes sir. Yes, you're raising your hand. Ako dahil si Kwan, si William Lagunsay. Isa ko kablaan. Few flapos di ka mo. Mga Dadflanok? Lingkod lang. Sige. Katong panahon pwede ko magbisaya. May share kasi hindi ako marunong magsalita ng Tagalog masyado eh. Makaintindi lang ako ng kunti. Ang tinuod niya, nga nung naapil ang amuang lugar sa paglusob nila sa mga pulis. Sa Maytabay, wala noon sa parit na sa kwan, sa parit na sa compound, sa KOGC, sa Kitbog. Nga nung naamay sundalo pa yung dito. Alas 3:45 sa kadlaon, na ako dito sa Kumbalay. Sige, gausig ang mga iro. Tingala ko pagbangon ako, natindog ko na ako dapin sa dalan, doon sa Kumbalay. Na nag-iwag ang mga flashlight. Ingon sila sa kwaser, mga pulis ni. Nag-ingon ko nga, unsa may ilang tuyo, unsa may ilang ipangita din he. Ang nadungog na ako istorya, sa kauban nilang mga pulis, kada balay upat. Upat ka pulis. Nya kay unom rami kabalay sa gamay na mo nga lugar. Nagdungan ang upat ka pulis paingon sa matag balay na mo. Ang pulis ng upat diretso sa kuang balay, ang upat dito sa kay papa, ang upat dito sa balay sa kumang manghod. Tanan.
Nya natudong tong isa ka pulis dito sa balay ni Papa nga naghigda, gipilit tagud si Papa nga ipagawas nga kabalo sila nga nagsakit. Moto nga dako kaya ang akong paghiubos sa ilang gimo. Di anak pa nila ang pusil sa pataan. Papa, hindi mo itong kuhan? Papa, hindi mo itong kuhan? Papa, hindi namatay? Oo. Kanang ama-ama na ako, pero siya ay nagpadako sa gikan sa akong pagkagamay. Akong papa. Pagka humana na, sir, humana sila church, nangatulog sila diya sa kumbalay. Ako, mang silang kuhan, kay simple, gingnan ako itong ilang leader nga itong upat silang nagsulod sa kumbalay nga nag-una. Wala nang tulog si Pastor sa madre kung away ang itulo ni Pastor sa mga diri pag-alagad sa Diyos o paghihugma sa matag-isa ka tao. Muna ang itulo ni Pastor sa mga. Ingon ko, kung wala si Pastor, kining kitnog kabalo, halos taga Malungon. Ang mga lumad sa Malungon. Diretso na tayo, diretso na tayo kasi meron pa akong committee on appointments kaya kailangan natin yun. Ato nga tayo, diretso lang tayo, paano namatay yung patay mo? Kuwanto siya, Mr. Chair, natruma. Tungod sa kadlo kay naghiga kami nga tong panahon na nagsulod ang mga pulis. Sa iya sakit. What's anong nga kwasa kanang natakig kay blood atong akong asawa. So totoo yun bedridden na siya? Oh. Pag atong wala pa yung mga pulis, wala pa to nahitabo siya. Ha? Before pumasok ang pulis, dati na siyang bedridden? Dili. Wala pa. Hindi pa na siya wala pa na sakit. Wala pa sakit. Ang akong papa. Oh, akong papa. Yung papa mo nga ang namatay. Pati ang akong asawa. Pati asawa mo. Opo. So, sinong bedridden doon sa dalawa? Asawa mo? Ako, papa. Papa mo? Oo. Bedridden, ibig sabihin, talagang may sakit na nakahiga. May sakit, talagi ka na sa doktor na ulian na siya. Yung asawa mo, wala. Wala yung sakit akong asawa. Oh, sige nga, inarate mo, paano sila natruma? Kasi sigurado ko, pagkakatok lang, pwede ba kami papasok dito? Minahanap namin si Pastor Kibuloy. Wala sila nagkatok. Wala sila nagkatok, chairman. So, paano ang ginawa? Sige. Oh, pag hindi ako dakin sa kalsada, kini, nadungog man ko ngayon sila upat-upat na nabalay. Nisulot sila sa kong likod. Bago sila nag-ingon sa kuha, naamig ipangita, nahuman na sila pangita sulot sa kong kwarto. Alas 3:45 sa kadlaon. Naghigsa na ako. Sa record, ibig mong sabihin na bago sila nagpaalam sa nakapasok na sa bago. Wala man sila magpaalam ito, nakapasok na sila. Siyempre, nagsunod sila sa kuha, nagdablin sulot sa dalan. Nag-ana sila sa mga pusyan ko, alang-alang udagan ko, kayo, pamo ko sila eh. Okay, sunod na lang sila sa kuha. Sunod sa muha, pasok na sa bago. Sunod, itanaw lang ako mga kwarto. Dito sulod sa balay, wala man sila nakita. Ang akong asawa naghigda pa. Okay. Ako ngingon sila, sir, ng lingkod lang mo kay mga tita. Dali ha, unang-una. Oo. Unang ngingon. Pamilya, unang-una, condolence sa patay sa imong papa o sa imong asawa. Salamat. Condolence, sir. Pasinsya ka na kung namatay sila. Oo, patumano to. Mata akong ngingon nga, misis, pagbangon liya, kay kapoy na to sila si sir. Motong, pagbangon sa akong misis, murag wala siya ay, wala siya ay kwan, murag wala dun siya. Motong gipakapin akong uban nga kwan, nagsunod na tong nagdalag pusil nga pating daghanag bala ni samot kahadlok ni Mrs. kay ngit-ngit pa. Pila sila kabok? Ngihag na sila sir pag buntag na. Ini yung pumasok sa bahay mo? Upat sila. Okay. Moto pag kuhaan nila sir, gipakapin ako sila, duha ra ang nangatuin, nahadlok sila hapit, abin lag kayang mga tao dito kung kaning manghiluay og tao. Kami dili na among gimo. Muna si Nod. Akong kahibutan sir, nga nung ato man ang ilang gimo sa mga pating daghana po silang dalawang. Say, Imay me? Bandido me? Dito ka nang wanted yun me nga nami traso sa gobyerno? Wala me sala, sir. Ang akong kayubsan, ingon ana lang akong kayubsan sila ha. Paglakaw sa mga tulis, pag human nila kapitatong doha, kaya nisigig panawag to ilang labaw nga nana sa compound. Wala man gani me mag-abtanay aning among kapitan. Pati si Miora, wala me mag-abtanay. Dito pag ato nila, kaya dali kayo sila dito. Mutay impormasyon ako. Oh, kunsang gibati sa akong asawa. Murag nagkuan siya kanang nag-ana-ana mo kalit-kalit isa basing mabalik wala pa yung pangalan bago nitong kanong pangalan tong isa sa kwa abot na may sagit mo kani kuya ko sila pasaka kung sagi ingon niya sa kwa ako di ay si Tatay William ako di ay si Kwan Andriquez ang imong tawag sa kwa okay last Andriquez oh Andriquez daw ang iyang ang iyang pilido ba pilido basta mo na iyang ingon sa kwa okay oh muna kong ingon atong paghuman sa kwan sa mga pulis nahitabo akong asawa. Last video sa akong papa, nahitabo na po na akong asawa. Wa pag yun ko kape, luglubong sa akong papa, naanap po na akong asawa. Ang tod karon ang ako ang gamay lang ko lang para nga mabuhang. Pero kang hospital ang akong giad to. Kung wala si pastor, ang tod karon magpapipatid pa kong lata anang Dabaw. Muna ito ganang tamos si Tinod. Sa akong gibati, namatay akong papa, namatay akong asawa. Kunya, wa pag yun itawang malasakit nga maingon sa kuha. Sir, pasinsya lang yun kay trabaho na muna. Wa yun, wa yun yung nga makita na ko. Pag-anton ako sa mayor,
wala na ko na option si Mayor. Ato kay kapitan, na si kapitan, wala ko na mutbot. Tagaan ko ani, gamay pang asukar. Wala kay na ko maristo ang kuan sa akong asawa. Kay tungod kulang ko sa pinansyal. Dili na ko na ikaulaw. Tarong ko lang, nag-read sila karong kadlawon, itong madaling araw. Namatay yung father, yung papa mo. Pagka mana, sir? Pagka? Pagugma. Pagkaugma. Sabong mana. June 10, June 11, namatay si papa. 11, namatay? Oo. Tapos ang iyong usawa, namatay? After sobra one week. Ha? Sobra one week. Bago siya namatay. Sobra one week. Oo, kay wala na siya na mahimutang siyang bati, siyang lawas. Na-truma siya? Na-truma. Unsa pagka-truma siya? Kanang, sigarag ingon ka, basing mabalik ko sila, basing pamatsyon tagari, kay wala ito yung mga pangalan, basing mga MP ito. Kay wala yung mga pangalan. Ang ilang mga name, mga sulat dre. Sa ba to? Pulis ba to? Sa ba to? Sundalo to? Or MILF? Pero, Mo ang tingon ni Mrs. kaysa una. Gisipa ba siya? Gisumbag ba sila? Gipasakitan ba sila physically? Sir, adunay Ginoo, wala ko namutbot. Akong itugan tinuod. Sige, di. Wala sila na ni pa. Wala. Amora na siya. Pag sunod nila sa kuha, dito sulod sa akong balay. Akong asawa ng higda pa. Dito sulod sa muskit. Hangtod nga gisugo na ko sa ni bangon ito kay mag-initog ininitubig para kapakatihon ng mga pulis. Wala sila ning katong ang putahan lang ni papa mo tong ilang giingon anaw pulis ang usit. Sa putahan sa balay sa tigulang. Putahan. Putahan sa balay sa tigulang. Pusil nila pabangon ng tigulang. Pero gitutukan lang tigulang sel. Giana ang pusil dito sa tigulang ng higda. Oh. Ang tigulang pugos og bangon ni halos ni apil og bangon ng iyang banig. Kay siyempre 70 plus. Mo tong kayo bisan ako. Nganong naabot sila og dito sa akuang samuang panimalay nga dili man to maapil sa ilang sulong sa ilang tiyan eh. Kay pastor man lang ilang gipangita. Nga pila man sila kamilyo nang ita ka pastor nga si pastor man lang isa. Daw dagan salamat. Thank you. Salamat again na condolence ha, condolence sa nahitabo, condolence. Yes, good. Hi, good afternoon chairman. Ako si Brother June Cardona. Ako ang deputy administrator sa Dali lang mag out muna tayo. Palihog tindog. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing, sir? Yes, I do. Thank you very much. Please take your seat, sir. Yes, sir. Chairman, ako lang, ibigay ko lang sa inyo ang anong tunay na pangyayari doon sa Kitbog. Kasi ako, at that time, nandun ako. So, doon sa Kitbog, Malungon. Malungon mismo? Mismo, Kitbog. sa compound. Okay. So, ang ating mga kasamahan dito, mga officers at saka mga staff, they came from three directions. Number one, galing sila sa may kamarin sa baba or may kiblawan. And then, merong isa is coming from the main road from Malungon going to Kitbog. At ang pangatlo is from Malandag going to Buyo-Buyo. So, tatlong direction po sila. At 3:45, before 3:45, Mr. Chair, kaming lahat sa compound, nagpiprepare kami for our devotional prayer. So, hindi namin alam na yung ibang grupo na dumating sa amin na hindi dumaan sa main road, doon sila dumaan sa baba ng kamarin or coming from area of Kiblawan, Pakyat. So yun yung time na kung saan before sila dumating sa compound, pinagdaanan nila yung mga communities namin na nandoon labas sa compound. Now, sinasabi po ng ating officers dito na nandoon sila, nandoon po yung mayor na punta. Totoo po yun. Kaya lang pumunta sila after na sa pagpasok o pag-rush up nila doon sa aming compound. So, i-clear ko lang. Tama po ang sinasabi po ni Colonel Santiago, Mr. Chair. Sakto po, nandun po ako. Nagpa-picture taking pa po sila nandun doon. Kaya lang, kung pag-usapan natin, sa actual, wala po sila doon. So, yun po ang question doon. Kung paano makapagsabi sila na walang nangyayari, na nandoon, na wala naman po sila nandun doon. Totoo rin po na dumating yung mayor at saka yung father ng mayor. Pero lahat po yun after na sa lahat ng pangyayari at mga activities na nangyayari doon. Now, pagbalik ko po dito, sa mga communities po namin, tama po yun, meron pong dalawang casualties. Kasi ang asawa po ni Brother William Lagunsay, ang namatay na po niya na asawa, namatay po ito sa hospital dahil nandun po ako, nagdi-decide po kami, yung time na yun na na-o-hospital na po yung one. Pinadala po namin sa ospital. Sabi ko, walang mangyayari sa asawa mo kung dito tayo mag-uusap sa Kitbog. Okay. So ganito na. Tinatawag na ko dun sa kabila. Yes. Ground commanders. Saan ka, Loren? Sa Buhangin, Your Honor. Buhangin. Ikaw? Pero dito. Sa Buhangin po, Your Honor. Buhangin.
gusto kong kaya ko kayo pinatawag dito because of alleged sa overkill at saka abuso sa ginawa niyo pag serve ng warrant of arrest. Ano masasabi niyo? Sa Buhangin, ikaw. Wala pong pag-abuso sa ginawang implementation ng warrant of arrest. Sa katunayan po, Your Honor, nagkaroon po ng negosasyon. Pinapasok po nila kami. Sila po yung nagpapasok sa mga tropa. Okay, ganito na lang. Meron ka presentation? May nanda ka na presentation? Kung dalas. Sino yung may video? Ipakisabit na lang sa committee kayo pag-aralan namin yung video mo. Meron, attorney, meron kayong tanong sa kanila, yung particular na grand commander? Yes. Pwede ba magtagtag, Your Honor? Yes. Kasi yung June 10, nandun po, nakita ko pa yun. Kausap ko po yan si Police Lieutenant Colonel Laurent tapos si Chocolate. Pinapasok po talaga sila. Pero after na po sila, yung nag-settle na po lahat nung kinausap ko ng lawyer. Kasi ang initial talaga na ginawa po, sumampa ka agad yung ladder po nila. Pinakyat na po eh. Yung video po will not lie. Nakasampa na po, I think 7 na mga police full battle gear. Nauna na po doon, nakapasok na sa compound namin. Nandun po kami sa ibabaw ng fire truck po. Doon po kami. So, sir, bakit po kayo nandito? Bakit po? Hinahanap na po namin ano yung reason nila. Do I dokumento ba sila? At sinabi po, hintayin niyo po yung lawyer namin. Ayaw po lang makinig. So, nagkatulakan po yan sa gate. May commotion talaga. Sir, kasi sa pulita siya pumasok. Sandali lang po, sir. Doon lang po sila nag-turn down po lahat. Kasi po, kami mismo nagpaalam sa aming property administrator na si former President Rodrigo Duterte. At doon po, kinausap po sila na okay, papayagan yung makapasok. So, panalagan po sila kasi gusto po namin organize. Mali po yung sinabi po nila, sir, na wala pong nangyari na harassment na ginawa. Before po naging organize yun, kami pa po nag-initiate na, sir, gawin po natin ito sa tama. Ganun po siya, pero wala pong masaktan. Doon lang po sila nakinig, sir, noong binigyan po sila ng permission by our administrator, property, former President Rodrigo Duterte, and nakausap po yung mga lawyer namin na represent to check, verify yung document po nila, sir. Doon lang po. Thank you, sir. Kasi klaro naman po yung videos po na nakikita natin na wala pa ngang 5 seconds nung may klaro naman po. Dumiretso na po sila, sir. Oh. Yan po, evidence talaga yan that there was no prior consent. So since this is a structure, this is therefore a violation of Rule 113, Section 11. Tingnan nyo po, oh, hindi naman po pwede na mag-lie po yan. So klaro na po yan. But how, as to the violation committed by the police, I'm very sorry. I think that is a violation which therefore operationalizes Article 420 of the Civil Code na yung mga tao may karapatan na i-defend yung premises nila kasi violation eh. So they have the right to defend their property. Now, ang sa amin lamang po dito, how do we move from here? Ang nakikita kasi namin ngayon, yung mga police po, umagang-umaga, alas 4, alas 5 ng umaga, ewan ko anong policy ni General Torre, I'm very sorry, pinapa-jogging niya doon, complete battle gear, merong naka, anong tawag nito, may mga mask pa, siguro, ang dami po, na pinapa-jogging, 5 o'clock in the morning, almost every day. Siguro, you have heard the commitment of Secretary Abalos, di ba? Oo, sana po. Napuntahan niya para ayusin, para ma-stop na yung pangharas at feeling na mga dabawin nyo na feeling haras sila sa mga ginagawa ng ating kapulisan. Pupunta doon sa doon. So, I'm hoping. Kasi kami ngayon, pati sa law school ko po, yung Jose Maria College, we were forced to adopt an online modality of teaching po. Baka hindi na po kami maka 100% po. Okay. So, I do hope na yan sir. Oo. Yeah. Every day po yan. Sige lang. So, ang sa amin lamang, it raises a lot of unnecessary fear and apprehensions on the part of the residents in the area, not only in KOJC. Oo. Yan po ang nangyayari po every day po doon. I know, mind games, pero I do hope that the police would understand that it has an effect on the psyche of young people, my children. Precisely. Sagutin muna natin, si Arde. Yes. Your Honor, sir. I am... Huli ko na nga lang sinabi sa kanila, nakasama ako dahil palagi nila sir, palagi nila sinasabi sir na pinapahirapan ko mga polis. But, sir, kung titingnan natin ang KOJC sa lugar na sir, minority lang naman sila dyan sir eh. Mayroong hotels dyan, nandyan ang airport, nandyan ang pagkalaki-laking warehouse sir, yung isang warehouse dyan sir na pagkalaki-laki, nandyan kami nag-checkpoint sa harap mismo ng warehouse. May mga napakalaki ng development dyan, sir. May subdivision dyan. Ang daming nakatira dyan. May upscale subdivision dyan, sir. Bakit naman, sir, bukod dangin sila na nagre-reklamo? Yung iba nga, tuwang-tuwa pa nga nakakita ng pulis na pinagpapatrolyahan sila. So, I don't think that the majority, the voice of these people represent the majority of the people. They are but
simple minority protecting a fugitive. At wala kaming ginagawa dyan, sir. Nagja-jogging lang sa kabila pa ng kalsada noong ako ang kasama. Hindi nagre-reklamo ang gasolinahan. Hindi nagre-reklamo ang their airport view hotel. Hindi nagre-reklamo, sir, yung arms core. Andyan din ang arms core. Hindi naman nagre-reklamo yung pagkarami-raming ang Bel Air na subdivision dyan, sir. So, that's what I'm just saying, Your Honor, that they're just but a simple minority there. And the majority of people are welcoming our presence there because it is a very critical area, sir. It is a main area, sir. Ganito na, Nick. Kinausap ko na kanina si Secretary Abalos. Ayun pa, mag-adjust tayo. At least yan, wala nang mas. Ayun nga, wala nang mas. Mabuti naman na tinanggal yung mas. Kasi nung dumaan ako doon, nakamas talaga sila eh. Yung face mask. Kaya, at least, mas friendly ang dating yan. Mas friendly ang dating niya kaysa yung nakamas na nakakatakot. Ako nga eh, hindi ba ganda mo tingin ko talaga? Sabi ko, kinausap ko yung patrolman, bakit kayo nakamask lahat? So, ganyan lang. Dagdagan po. Yeah. Thank you po, Your Honor. Sabi po ni Jal, or Your Honor po, yung nag-check-check po sila doon sa warehouse, wala po nagreklamo. Siyempre po, warehouse po yun, bodega po yun, Your Honor. Yung airport po, Your Honor, kung magparating po kami ng mga reklamo, not only in KUG, but how about the parents? Thousands of them nagpa-enroll sa KUG, sa GMC, hindi po yung mga kingdom members. Kung mag-abot po kami ng reklamo po, Your Honor, through General Tory, a-actionan ba nila? Sige lang, itanli po. Your Honor. Lang, makinig ka. Kasi natawag na ako sa sige. Yes po. Puan na lang. Hintayin natin yung magiging resulta ng pagbisita ni Secretary Abalos doon at anong adjustments gagawin nila. At kung wala pa rin mangyari, magpapatawag uli ako ng hearing. Yes, can we hear from General Tory his commitment po? Kasi po, marami nagreklamo airport po, marami mong nalilayo po. Hindi na siya, kaya mag-commit. May nakasun na si LG sa kanya. At siya mismo, pinakita sa akin kaya sa cellphone na pinapakasuhan niya yung police na hindi sumunod sa instruction na nakamask. Ay, maraming salamat po. Sabi ko, huwag na kasuhan. Tanggalin lang yung mask, huwag nang kasuhan. Bakit kasuhan mo pa yung patrolman na they have just not taking orders? Huwag mong kasuhan. Basta tanggalin lang at para friendly sila sa mga tao, para hindi matakot sa mga tao doon. At saka, yun lang. Yes, my request lang sana as dean of a law school, Your Honor, can we request the police mga 300 meters away from the school so that we can continue with our normal operations and my students would not be afraid anymore in going to their classes? Can we have that commitment? Magbigyan ninyo yung... Sir? Yes. Hindi naman. Just after all their request, sir, can I just make a request to just one person? What? Sumurender na lang, sir, si Apostol. Yun na lang, sir, ang kwan. Para magkakuman niya ang kanilang makasamahan. Hindi mo pwede gawin requirement. Dali. Hindi mo gawin requirement yan dito sa committee na ito at saka sa kanila. Well, unfair. That's an unfair request. Hindi mo talaga kung ako lang, kung makunta ko lang ni Pastor Kibulo ngayon, kausapin ko. Pero hindi ko na beyond reach. Kahit itong mga tao na ito, hindi na nila yan na kukuntak. Nag-iingat rin yan sila na, kwan. Kibulo yun, sir, ang request na yun sa kanila, sir. Pareho tayo ng request kung gusto mo. Pero, unfair kung i-require natin sa kanila. Yes, last word. Cardona, yes. Ikaw, sige. Yung request ni General Tory, you are as if you are not in your sane mind. Correct. Wag mo ganoon. Wag mo ganoon. Yung ikwan lang yun. Earnest request niya yun. Kung alam lang namin kung saan si Pastor, hindi kami magtitiis na maghingi palagi ng sinabi ko advice na, from Tatay Bigong. Sinabi ko na sa kanya. His request is impossible, kaya huwag na nating kalkalin yan. Hindi yan, impossible yung request niya. Siya naman, in his own, gusto niya na wala nang matapos sa lahat. Kahit ako rin naman siguro, kung akong RD doon, makiusap rin siguro ako na tapusin na natin ito. Ganun din ha, pero impossible yan. Impossible yung mangyari yan. Kaya ganun na lang. Hinintan ako ng commission appointment, baka ikaw na mag-suspend, ha? Mga tanong lang po ako. Sorry po. Patuloy mo. Apo. Konti na lang po ito. Sususpend na rin natin. Ibabalik lang po natin doon sa original. Opo, para po huwag po tayong lumayo masyado. Naging malinaw naman po yung pag-uusap kanina ni Senator Bato at ni DILG Secretary. Inshallah, matupad po yan. Balik ko lang po ulit. Kasi na pag-usapan po kanina yung maximum tolerance. Opo. Itatanong ko lang po sa inyo, kung naramdaman niyo po ba na tolerant ang ating mga bayaning pulis? Balik lang po tayo doon lagi. Opo. Maraming salamat po, Senator. Actually po, wala po sa kanila yung maximum tolerance na sa side po namin. Kami po yung nag-maximum tolerance para sa kanila. Kasi kami po talaga yung nakiusap na hintayin nila yung lawyer namin
pero hindi po siya nangyari. Kung nakita niyo naman po sa mga videos, sa mga compounds, sa lahat po ng compound, hindi po talaga nahinintay yung mga lawyers. So, diretso na po sila yung sumampa. Salamat po. May tanong lang po ako sa human rights. Meron na po ba silang reklamo para na nakarating po sa inyo, ang KOGC? Meron na po bang formal na reklamo po sila? Wala pong formal na reklamo nakarating sa amin, pero motu proprio po ang commission ay nagsagawa ng investigasyon po. Ongoing po ang investigation. Na ongoing pa po. Pwede po, kailan po kaya magkakaroon ng resulta po yung investigasyon? Tatanungin ko po sa aming regional office kung kailan matatapos at bibigyan po namin kayo kung sakali. Opo, kaagad po sana, sir. Opo, kasi meron lang po akong concern. Sa palagay po ba nyo, sabi po ng ating mga bayaning pulis ay maximum tolerance. Opo, may kaugnay po ba yung suot nila? Limbawa, ikaw ay gusto mo talaga, maximum, bibigay mo talaga, tolerant ka, pero ang suot mo ay hindi, mukhang hindi naman tolerant. Meron po pang sa human rights na ganun, kailangan pagka sinabi mong maximum tolerance, pati yung suot mo, hindi naman mukhang panggera, ganun po ba? May, yun pong pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin, depende ho kasi yan sa sitwasyon. Katulad ko nito, serving warrant of arrest, meron hong mga alituntunin ho silang sinusunod dito. Nandun ho yan sa police operational procedures at sa human rights based policing. Nandun po yung kanilang mga alituntunin. Yun hong pagdating sa kasuotan, siyempre ho depende ho kasi yan sa assessment ng police kung ano yung kinakailangan nilang gamit. Kung low risk po, maaring hindi siguro sila magdadala ng ganong sandata or ganong karami ng police. Kung high risk, maaring mas marami. So depende ho kasi yun sa kanilang assessment ng situation at sa kanilang intelligence, siyempre. Ang importante pong masabi ho dito, yun pong kanila hong pagtupad ng tungkulin na ayon dapat sa kanilang guide procedures, yung police operational procedures at human rights-based policing. Yun po. Sir, pwede ho ba akong magdagdag ng additional comment po? Sige po. Yun ho yung nabanggit nyo kanina na magkaiba ang pagtrato ng kapulisan sa mga realista at dito ngayon sa KOJC. In fairness po sa lahat, magkaiba ho kasi ang konteksto ng nung pangyayari. Yun hong sa mga realista, freedom of expression po ito. Ginagarantiya po ito ng ating saligang batas. Kung kaya't ang malaki ho yung restraint na kailangan i-exercise ng police dito, wala ho talagang puwersa at bawal ho silang pigilan. Ang mga depensa, kapatid. Depensa lang po. Hanggang depensa sila. Okay. Tama po. Panatilihin lang po yung kaayusan at katiwasayan ng community. Yun pong ito ho kasi sa KOJC, Service of Warrant of Arrest po ito. May mga batas po at alituntunin yung rules of court po na gabay ng ating kapulisan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Nabanggit naman din ho kanina yung mga rules, applicable rules sa pag-serve ng warrant. Siyempre, kailangan lamang ho tumupad at sumunod ng ating kapulisan sa mga batas na ito. Salamat po. Opo, opo. Maraming salamat po. Opo, napakalinaw po nun. Ano pong masasabi po natin doon, Attorney Israelito Torion? Opo. Magkaiba daw po yun. Opo, kasi ang nanggaling po yun sa isang membro daw po ninyo ng KOGC na parang sa palagay nila mas pinapaburan ng PNP pa yung mga komunista na kalaban nila kaysa sa amin na dati nilang kasama. That is the general feeling of the members of KOJC. And I also really feel that. No, there is this seeming obsession as against Pastor Apollo Sikibuloy instead of acting on the pressing problems of our nation. But nevertheless, they are serving a warrant of arrest. I do hope and pray, sir, that really the procedures should be followed. Kasi dito po pang pitong beses na ata ito na-serve. Kaya nga to erase any and all and sundry na mga doubts po, yung sa June 10, ang nangyari kasi, violation talaga yung initial entry nila. Nakapasok lamang sila nung nag-allow na po yung KOJC Property Administrator. So nung pag-allow ng KOJC Property Administrators, former President Duterte, sinabayan, it was a very orderly search. The prior search po were very orderly po. Tsaka yung NBI dati nag-serve ng warrant, orderly. Yung previous services po ng warrants po, orderly. Yun nga lang pong June 10, it was not really a service of warrant sa tingin namin. It was really an attack against the property as well as the dignity of the members of KOJC. Yun po ang aming general sentiment. Para bang nabigyan ata ng masyadong maraming atensyon
yung warrant of arrest ni Pastor Apollo Sikibuloy na ang dami namang marami masyadong kriminal na hindi pa nga nadadakip. No? So, well, if they are merely serving the warrant of arrest, yung PNP operational procedure, sama, just like what Attorney Palatoko has been saying, should be followed. Kasi kung i-follow yan, wala naman po kaming problema. We will really cooperate with the police. Apo, maraming salamat po. Ito, nagpadala uli ang sabi dito, Tagalogin mo na lang to, Chairman, kasi English eh. Sabi, the PNP personnel shall observe maximum tolerance and respect for individual rights at all times. The use of reasonable force shall only be resorted to for self-defense and defense of strangers. Moreover, the PNP personnel shall always exercise utmost impartiality and neutrality in effecting its role. So, Attorney Israelito, na gawa po ba ito? Parang hindi po, Senator. Kasi nga po, in the first place, yung warrant of arrest, pag na-serve mo na, may requirement of a return. You have to return that to the court which issued the same. And in this case po, noong June 7, there was already a return. And as a matter of fact, the judge issued an order recognizing the return of the warrant of arrest. Now, on June 10, they served again for the third time, insofar as that warrant specifically is concerned, the same warrant of arrest, which to our mind was really a violation because in that case, if a warrant of arrest has already been served, it is incumbent upon the police to secure an alias warrant of arrest. Kasi nga, na-return na yun eh. So, dito po, walang alias warrant, diretso na sinerve and without complying with Rule 113 Section 11. Yun lang po talaga ang aming reklamo po dito. Kasi ang nangyari, hindi na-follow yung rules at masyado pang excessive force po ang ginamit sa apat na lugar at the same time. There could not be probable cause that Pastor Apollo Sikibuloy could not be in four places at the same time. And Attorney, klaruhin ko lang. Mm-mm. Yung date, yung day of infamy, yung sinasabi niyo? June 10 po. Yung June 10 na yun, uh-huh. Ang warrant na ginamit nila, Pasig. Yung warrant na na-serve na dati, na yes. Return na sa court? Court po. Oh, may June 7 order po na nirecognize ng korte na meron ng return. Oh, returned na. So technically, if we follow procedure po, I know they have a counter-argument, but that counter-argument needs to be corrected properly. If you follow the procedure, the rules on criminal procedure, there is a legal necessity, supposedly, to secure an alias warrant of arrest. Correct. Yes po, yun po. Hindi so, wala naman yung alias warrant yung daladala nila. Okay, warrant of arrest para na return na sa court. Oh. Kaya nga, nung panahon na yun, sir, mga 6 o'clock na ako nakapunta. Kaya akala ko, hindi talaga nila gagawin kasi na-serve na yung warrant eh. Oo. So, pero ang nangyari, pagdating ko doon, my first question to the CIDG lawyer, kasi may lawyer na babae. Inko, madam, may I know if you have a search warrant because you seem to have searched every nook and cranny of each building here. And so, wala pong search warrant, sir. Warrant to barrest. Inko, do you think that is legal? Sinabihan man ako ni Attorney K. Lorente na inalaw na daw ni Presidente Duterte. Kasi kung inalaw ni Presidente Duterte, ako na nag-lead sa kanila na pumunta doon sa, what you call this, sa hangar. Doon ang naabutan ko eh. Sa hangar, iniisa-isa, pati CR po, pinasok, pati mga cabinet, inopen po namin. Kaya para lang to erase doubt na kung nandun ba si Pastor. Body from PNP wants to respond. Napulkom. Alam kong abogado ka rin. And you are with the Napulkom for a long time already. Salamat anong, po. Anong masasabi mo dyan? Yung warrant that has already been served. Hindi na-serve kasi hindi ba nakita si Pastor Kibuloy. Pero return to the court. Return to the court, acknowledge with the judge na nireturn sa kanila, then still, the same warrant, siniserve sa subject. How do you deal with that? I would not know specifically, Your Honor. Pero kung alias warrant yun, po pwede rin naman din ma-serve. Pwede yo, naman kasi kung ma-extend. Hindi alias warrant. Hindi yun alias warrant. At kung hindi naman ho ni-recall ni judge at isinurenda, pinakita kay judge at sinabi ni judge na i-execute pa uli, wala naman po expiration yung kung hindi niya pinipigil. Kasi nga, base po yun doon sa report ng mga ng server noong unang proseso, baka naman may utos si judge kasi nga meron yung presumption of regularity naman. Kaya kung ang warrant of arrest po naman, hinahanap yung tao, pwede po naman din mapasok yung mga kinaukulang lugar kung ano yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Pwede naman po yun.
At meron din naman pong consented warrant, kaya po nang nasabi nila, pinayagan po ng dating Pangulo na magkaroon ng service, kaya pumasok sa lugar, eh, yun po naman, eh, allowed po yun, yung consented search na rin sa area. Batid na rin nila. Pwede po naman yun. Pero, thank you, Attorney Bernardo. Yes, I would just like to clarify po, Senator, that the consent was given after the ROCOS happened. After po nung dumating sila at exactly 3:51 in the morning, at saka merong officer ata na nagpakita ng papel doon sa gwardya, hindi pa nga nakatapos, naglagay na sila ng ladder. Nandun naman yan sa video. So, the putting up of the ladder, to my humble mind, was really already a violation of the requirements under Rule 113, Section 11. So, i-clarify ko lang, maski po may Supreme Court circular kasi na pag na-return mo, kailangan sana na meron ka talaga, makuha ka ng alias warrant of arrest para ma-explain mo dun sa judge, we need to serve this again. Okay? In this case po, wala. So, kaya nga po, ang sinasabi namin, kung i-follow natin yung procedure, tapos, kung gusto nyong pumasok ulit, malaman namin kung anong probable cause ninyo. Ano bang pinagkaiba? Alam naman namin, kine-casing kami po, Senator. Alam namin yan na everyday may mga police operatives na nakamasid sa amin, may mga drones po na lumilipad sa above us. So it would be impossible if they will not know na yung, ako nga, pag aalis ako sa KOJC, hinaharang ako, pero okay lang, narang ko. Just around 20 meters away or 30 meters away, may checkpoint sila doon. Pinapa-open ang sasakyan ko, pinapa-open ko rin, sinasabihan ko, si Atty. Turion po, sir, o si Atty. Turion, tinitingnan yung kotse ko. Pero ang sa akin lang, kung gagawin nila yan, please follow PNP Operational Rules and Procedure. Yun lang po. Your Honor, please. Thank you. Your Honor, please. Yes, go ahead, Atty. Nando doon po yun sa PNP Operational Procedure sa item 2.8, na panag-serve po ng warrant, pwede magsabi yung server, at sila naman mayroong body worn camera. At kung sa tingin nila hindi sila papapasukin, ina-allow din po ng rules of court na pwedeng mag-break in. Kasa katunayan, pwede din mag-break out. At meron din po nakasaad doon sa rules of court na kung ang kanilang security o kaya mapuprustrate yung service of warrant, baka makatakas sa likod, ina-allow din po na magkaroon ng judgment call na mapapaliwanag naman after doon sa service of warrant. Kaya yung sa unang pagkakataon po, kung sa tingin ng PNP makakaalis yung tao, pwede na silang mag-break in doon. Magpapakilala lamang. At yung pagsampa doon sa bakod, ina-allow din po yun. At makikita naman natin sa video na meron na silang obstruction at that time. At yung mga bumbero nila doon, may tubig. Nakasaad po yun doon sa PNP POP. Calibrated po yun. Merong force continuum na napag-aralan po natin yan. Kahit na kung ano po yung uniforme ng PNP units na inassign doon, kung SWAT yung naitapat, nakasuot po talaga siya ng bihis ng SWAT ng uniforme. Pag ang naatasa naman doon ay yung police precinct ang na-assign doon, nakagaw lang naman siya o kaya nakapatig. Depende po kung sino yung naka-assign. Kahit na nando doon po, hindi naman sila yung pumasok. Nakita po natin nung unang video, ang nauna doon ay yung may mga shield. At nakita naman din natin, merong resistance at maraming tao rin sa harapan. Makikita naman natin, wala naman gaanong na nasaktan, pareho silang nabasa kasi galing din naman sa kanila yung tubig at nagkatulukan. Subalit mabuti na lang na eventually nakapasok naman sila doon. Kaya naging maayos. Sa tingin po namin, sumunod naman doon sa PNP operational procedure kung titignan po natin yung pangyayari. Sana nga lang maiiwasan yun kung hindi sana nag-resist. Ganon din ang sabi ng ganoong si chair na iba po yung restraint pag peaceful assembly. Iba naman yung execution ng warrant na kinakailangan po na nireview namin yung POP procedure, nasa 2.8 po yun. At sila nga, meron din sa kanilang nabasa at meron din nasaktan sa kanila. Pero gumigit na lang po kami para maayos ito. Thank you, Chair. Thank you. Sir. Thank you, Vice Chairman. Go ahead, Attorney. With due respect po kay Attorney Bernardo, yung Article 2.8 lang po ang tama. The rest we can contest because I have here Annex C of our position paper is the order dated June 7 of 2024, which I mentioned before, signed by Acting Presiding Judge Reynilda H. Estacio Montesa. What does it state? It states that the returns of warrant of arrest dated May 14, 2024
filed by Police Lieutenant Colonel Jean M. Licod, City Officer, CIDG-DSDCFU, Davao City, and Police Executive Master Sergeant Franco A. Maanyo, Team Leader, DSOU Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, are both noted, so ordered. There is no mention here that there is an alias warrant of arrest. So, when the police officers, therefore, were meeting in order to implement again the warrant of arrest, from the takeoff itself, it was already questionable because a Supreme Court circular requires that there must be an alias warrant of arrest. You must explain to the judge what were the conditions, why there was failure on the part of the police officers to arrest the accused so that an alias warrant of arrest can be issued. That is, I think all lawyers know that. And the matter, insofar as PNP operational procedure is concerned, was cited correctly by Attorney Bernardo. Only that, in this case, you can clearly see in the video that at the time when the said warrant of arrest was questionably served again, there was no reasonable cause or probable cause to believe that the accused was there or he was reasonably believed to be present there. And the third requirement, Your Honor, was not likewise required, that he has requested or been denied admittance thereof. These are the three requisites before you can operationalize Rule 113, Section 11. And the police cannot pretend ignorance that as to who is the administrator of KOJC properties. It is no less than our beloved former President Rodrigo Duterte. When they were there, if they would not want to be, if they would not want to give prior notice to the accused there, no. Even if they have already conducted casing operations and even if they were circling already the entire premises of KOJC, they could have at least called the former president at least seconds before they placed the ladders. Bago po, muna sana nila nilagay yung ladder, eh tumawag sila, nagpaalam sila ng maayos. Eh wala, sinabihan nga sila, pwede ba hintayin yung mga lawyers namin? Eh hindi naman lang hinintay yung lawyers namin. So the moment yung ladders nilagay na kaagad, violation na yon. Article 420 of the Civil Code would apply. Thank you, Attorney. Attorney, nag-file na ba kayo ng criminal case laban doon sa mga pulis na nag-operate? Yes po. It's ongoing. We also have a petition for writ of amparo. Finally, it has been acted upon and they were required to file their respective answers po. So thank you. With that, we have to suspend this hearing dahil nga very importante yung mga hearing sa kabila at saka meron kaming commission of appointments. We will determine kung kailangan pa natin ng another hearing. We'll just inform you accordingly kapag meron pa tayong isang hearing pa. Kumsek, take note. So from here, I would like to thank you for your attendance. Attorney Palpalatok, Chairman Human Rights, salamat. Vice Chairman Bernardo, and the officers and men of NBI. Thank you. May gusto kang sabihin? Wala. Okay, salamat. Ikaw, okay ka lang. Sa ating mga... Isa lang po, kasi hindi po nasagot yung sino po nagbigay ng order po sa June 10 attack. Kasi po, apat po na watching po. So there's somebody up there, maybe the operation, maybe the DILG Secretary, or maybe the President. Kailan po masagot po yun? Kasi po, apat coordinated po yun. So may somebody... Yes po. Kasi masagot po yun. Po yun, nag-overall commander? Yung operation na yun? Major General Lee. Natanggal nga, na-relieve na. Natanggal na sa pwesto. Major General Lee. Ronald Oliver Lee. Natanggal na po, Your Chair. Kasi may ginawa pong violation siguro, Mr. Chair, no? Last na lang po, Mr. Chair, kasi... After po ng August 5 or before August 5 pala, madaling araw, nag-attack naman po kasi yung mga pulis sa isang compound namin, tapos walang warrant, wala lahat, tapos dinutukan ng baril, pinadapa, talagang tinalian sila yung mga farmers po namin. So, ganun po, the harassment never stops. So, isa na naman po yung violation. Titingnan natin yan ngayong pagpunta ni Secretary DILG Abalos. Last na lang po, Mr. Chair. Last na lang talaga, Mr. Chair, kasi hindi po nasagot the last hearing. Yung gagawa po sila ng second wave attack, Oplan Parokya 2 po, a-attackin na po sila. So what could be the assurance po, sir, na hindi po maulit yung ginawa? Napapasukin po namin, sir, with red carpet po, kung gusto po nila, sir, halugugin po. Pero as you can see... Ganito lang yan. We don't need to require them to answer kung kailan sila mag-serve ng alias warrant or what. Ay, trabaho nila yan. Basta tayo, pag pupunta sila doon, i-require ninyo na legal lahat ng gagawin.
lahat ng procedure. May abogado naman tayo eh. Hindi natin sila pwede ipakomit na attack pa ba kayo? Hindi. That's their job. Trabaho nila yan. I would like to take the Mr. Carlo Catiel on his last statement. He is going to allow us to enter the KOJC compound with the red carpet. When can we do that, sir? Maybe may we ask him? Sir? Basta legal po, sir. Wala sir, sir. Previous po, sir, na mga pagpasok na everything po, sir, smooth po, sir. Illegal po yung ginagawa, sir. We'll do everything legal. Kapag meron na kayong alias warrant of arrest, meron sir, sir. We already have the alias warrant, sir. Kayo. Yes, sir. When can we do, sir? Maybe we can set this schedule today, sir, with them? Hindi. Ano daw? Yes, sir. Let's set the schedule, sir. Yes. Hindi. Even without the red carpet, sir, we will go. Ganito to. Kasi diba pag arrest warrant, ano particular, sino bang hinahanap nila? Saang building? Basta kompleto lang. At saka unarmed sila. Huwag silang mag-ano. Sige. Basta ano lang, tama, naayon talaga sa batas, kung saan ang particular nila na subject, doon sila pupunta, at yun lang talaga, di ba po? Sige. Sir, may we request the witness to actually read the text of the warrant, sir? Yung text ng warrant of arrest, sir, para ma-read na lang nila. Sige. Sir. Basahin mo. They read on their concern. Hindi ko dala, sir. Pero kung makita nila, sir, Mr. Kibuloy, found at the ito and elsewhere. Sir, ano elsewhere? Sir, hindi pareho, sir, yan sa search. Mr. Chair, the warrant of arrest is different from search warrant. Let us not be confused with that. Na, anong elsewhere? Anong elsewhere? Kasama ba yun, sir? May elsewhere? Wala. Hindi nila dala yung warrant. Basahin mo lang namin. Dito, para bago tayo mag-suspend. Sir, basahin natin yung alas warrant ninyo. Parang yes, legal lang. They are there to serve the warrant of arrest. Yung declaration kasi niya, 1,500. If that is the case and 1 month, that is not service. That's living there already, Your Honor. That's correct. Invasion already. At kung makapadap na kayo sa amin. Correct. Sige lang, yung sana yung warrant din, basahin natin para what? For the record, makita na marinig dito sa committee. Normally, sir, it can be done. At saka, Mr. Chair, the address in the warrant is perfunctory. Kasi, ibig sabihin, pag wala sa bahay mo at lumipat na, there's really no need for the police to declare on the warrant that you'll be found in another place. Mr. Chair, iba yung search warrant, iba yung warrant of arrest. Oh, search warrant, sa warrant of arrest, sir. Uh-huh. And you can be arrested anywhere. Correct, kung may warrant of arrest ka. Correct, kahit na saan, within the jurisdiction ng Philippine Republic. They are already telling us that we cannot arrest them if we will say that he is in the dome and we will not declare he is in the SMNI building. Will that make the warrant invalid? Sa ating warrant yun, basahin nyo. Basahin nyo. Sige, basahin nyo. Pero, now, sir, may I be allowed to speak, sir? Dali, sandali. May elsewhere. Saan yung elsewhere po dito? De, alam ko ano. Urbano Velasco, pinagbuhat ang Pasig City. Or elsewhere. And who have been charged with me. Your Honor, you are hereby commanded to any officer of the law. You are hereby commanded to arrest one Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy Crescente, Canada alias Inting, tapos Kalina Plimino, who is slash R said to be found in at 1 Barangay Tamayong, Kalinan, Poblacion Davao City, Davao Region, 1A KGC Compound, Philippine-Japan Principal Highway, Buhangin, Poblacion, Davao City, Davao Region, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, Davao KGC Compound, Philippine-Japan Principal Highway, Buhangin, Davao City, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, Philippine-Japan Principal Highway, Buhangin, Davao City, balik-balik mo ito, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, pertaining to kada isang kuan siguro ito. Isang accused, KGC Compound, Philippine, Japan, Principal Highway, Buhangin, Davao City, Urbano Velasco, Pinagbuhatan, City of Pasig, Eastern National Capital Region, or elsewhere, and who has have been charged before me with the offense of anti-trafficking,
So all Your Honor, or elsewhere nakalagay. Your Honor, oh. There is a warrant of arrest. Maski saan mo po makita yung akusado, pwede mong dakpin. Correct, correct. But if you would like to enter a property, follow the procedure under Rule 113 Section 11. Correct, correct. Yan. Correct. Like elsewhere, makita niyo si Pastor doon sa Palawan, pwede niyo dakpin yun. Pero kung papasok ka na ng bahay po, prerequisites yan. Probable cause na nandun talaga siya, i-announce mo yung authority mo pangalawa, saka magkuha ka ng consent na may-ari ng building. Correct. Yun po ang, ano, yun po ang ibig sabihin. Hindi yung ibig sabihin na lahat ng bahay, pwede mo pasukin. Anong klaseng batas yan? Hmm. Oh, ano, diba, sir? Sige. Siguraduhin lang lang sino particular place, hindi yung lahat sila sa isang compound, sabay-sabay. No. Pero, magkuhan na, ganito ha, mag- pwedeng gawing palangga ng pulisya na pagpasok namin dito na building, wala dito. Tapos nakatanggap kami ng text, nasa next building pala. O, punta na naman sila doon. Tapos may panibago akong informasyon na dito pala sa pangatlong building, pagpasokin na naman namin. So parang lumabas niya ngayon, nag-conduct sila ng search warrant. Nag-implement sila ng search warrant. But anyway, these are legal questions. Talaga, bantayan ninyo, pag sila mag-operate doon, bantayan ninyo kung anong mali na ginagawa nila. Then, yes. You seek redress sa korte. Kung makita nyo kung mali ang ginawa, kasuhan nila. At sila naman, alam mo naman nila na kapag ang ginawa nila ay may nilabag sila na batas, ay magkakasuhan din sila. Kaya mag-ingat din sila sa ginagawa nila, di ba? So, ganun lang yun. Bantayan lang tayo. Salamat, sir. Okay. Nick, I hope kausapin ka ni Secretary Abalos, yung aking mga hinanaing dito kanina. Yung kinalabas ko ito sa iyo noon, pero apparently parang natakot na naman sila dahil nag-jogging na naman kayo doon sa harap ng QJC. It's understandable na alam mo na. But anyway, tayo na sa serbisyo. As I've said, huwag natin antagonize yung buong community, kaibiganin natin. Basta hanapin na nyo kung hanapin, walang haharang sa inyo. Hanapin ninyo yung may warrant of arrest. Hindi kayo harangin dyan, pero ang taong bayan lang, huwag nyo antagonize lahat. Yun lang, ha? With that, maraming salamat ha, sa inyo lahat. Thank you very much. Sana wala na tayong pangatlong hearing kung maayos na ito. Sana pagpunta ni Secretary Abalos doon, maayos na ito lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. The hearing is... Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.